Broadcasting live, this is your Pinoy stream on AOL Worldwide. Ang susunod na palatuntunan ay isang bayad na pagsasahim papawid. Ang mga salita, opinyon, kuro-kuro at komentaryo na inyong maririnig ay mula sa tagapagsalita lamang at walang kinalaman ang pangasiwaan ng himpilang ito. Crimes and Corruption Watch. Crimes and Corruption Watch. Ang palatuntunang magbabantay sa kaban ng bayan, pagpapatanggol ng mga sinisigil ang karapatan upang mabuhay ng matiwasay, maunlad at may dignidad. Kakampi ng mga tapat na lingkod ng bayan, uusig sa mga tiwaling opisyal ng pamahalaan. Carlo Batalya, ang mata at bala ng sambayanan. Narito ang subok na sa karanasan, nakatatak na sa kasaysayan, laban sa katiwalian, maninindigan para sa bayan. Carlo Batalya. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Carlo Batalya sa bagong-bago na online show, Crime and Corruption Watch. Kayo po ay nanonood sa Pinoy Stream, Versatile Radio. Ito pong ating programa. Ito po ay bagong-bago nga at bagong lunsad. Ito po ay tatalakay sa korupsyon, sa mga katiwalian na nagaganap sa mga ahensya ng gobyerno. Kung saan po kalimitan ay ginagawa yung tinatawag na procurement ng lahat po ng pangangailangan ng mga ahensya ng gobyerno, lalong-lalo na po yung procurement ng mga infrastruktura, mga kalsada, mga buildings, at kung ano-ano po pong pinagkakastosan po ng budget ng ating gobyerno. Dito po natin tatalakayin po yung sangkatutak na katiwalian na talaga namang nagpapalugmok, na lalo nagpapahirap sa mga mahihirap na po nating mga kababayan. Dito po ay ating pong isisiwalat, ating pong isisigaw sa taong bayan kung sino po ang mga magnanakaw ng mga sinasabing mga servidor ng bayan, mga public servant, na yung pala ay mga hunyanggo, mga magnanakaw na nagbalat kayong mga government officials. Dito po sa ating pong programa ay malalaman niyo po at hindi lang po yan. Yung pong ating isasualat dito, yung pong ating sisigaw dito na magnanakaw po ng pundo ng bayan, yung po ay ating ididimanda sa ombudsman. Susumbong po natin sa Malacanang para tuloy-tuloy pong panagutin sa kanila pong mga katiwalian. At makaasa po kayo na ito pong inyong lingkod. Dati po akong halal na board member ng lalawigan ng Camarimisor ay handa pong tumulong sa lahat po ng mga gustong magpaabot po ng kanilang mga grievances laban po sa mga namumuno ng mga ahensya po ng ating gobyerno. At kasama ko po rito sa aking pong programa si Miss Tati Cruz. Ang tibay po nito at ito po halos ang ating pong makakatulong, ang ating pong magiging kaakibat sa ating pong paglalakbay patungo sa kaunlad po ng ating bayan. Magandang araw po, Sir Carlo, at siyempre sa lahat po ng mga taga-subaybay nyo na sa inyo pong Facebook pages at siyempre sa iba rin pong mga endeavors po na ginagawa niyo, Sir Carlo. Isang karangalan po na kasama po ako, kabahagi po ako ng inyong advokasya para po tuluyang malinis ang ating pamahalaan, Sir Carlo. Oo nga, maraming salamat, lalo na talaga namang pagtutulungan natin na makatulong tayo kahit pa paano sa ating gobyerno, sa ating mga kababayan na talaga namang salat sa mga dapat na kanilang tulong na natatanggap o kaya biyaya galing po sa ating mga halal na mga politiko na dapat sana ay kung
nagtatrabaho, kung talagang sinusunod po yung mandato ng kanilang posisyon, ay sana po ay nakatulong sana sa pag-alleviate ng kahirapan po ng ating mga kababayan. Kaya nga po itong ating pong programa ay ating pong inilunsad, harinawang makapagbigay po ng tulong sa ating pong mga kababayan. Mm-hmm. At hindi lang naman po tayo natapos sa pagdidemanda, sa pagsisiwalat po ng mga tiwali sa gobyerno, tayo po ay may advokasya na layong pong makapagbigay ng kailangang wheelchair ng mga PWD po sa ating pong bansa. Ito pong inyong lingkod, ako po ang founder ng Batalya Cares group. Ito po ay halos nakapagbigay na po kami ng mga, siguro po humigit kumulang mga 20,000 wheelchairs sa mga indigent beneficiaries. At kami po ay tuloy-tuloy na tutulong magsiservisyo po sa sektor ng PWD. At lalong-lalo na po nagkaroon po ng covenant, ng signing ng collaboration ang aking pong NGO at ang grupo ng National Confederation of Irrigators Association sa pamamuno po ng National President ng aking pong kaibigang Matalik, si Castle Verbonto, na isa rin pong Bicolano. Ito po ay tutulong. Ito po aming pinagsalib na puwersa ni Castle Ver ay tutulong sa hanay po ng mga magsasaka na nagtatanim ng palay sa buong Pilipinas. Ito po ay aming pong pagsisikapan sa tulong po ng ating mga kaibigan, lalong-lalo na po yung nagpulong na po kami ng grupo ng workers in Peasants Party sa pamumuno po ng apo ng bayani, yung apo ni General Miguel Malbar na si Attorney Jose Malbar Villegas. Kapulong din po natin kahapon yung Secretary General ng WPP, si Attorney Ariel Arias. At ang pinag-usapan po namin kahapon ay kung paano po ma-empower, kung paano po tutulungan yung lahat po ng mga magsasaka, mga nagtatanim ng palay sa buong Pilipinas, yung lahat po ng dinaanan ng irrigation canal, na para din po yung mga, ano, para din po yung mga PWD na isa rin po yan sa mga neglected sector ng ating pong sosyedad. Kailangan din po ng tulong ng mga magsasakang nagtatanim ng palay. Kasi iyan po ang nagpapakain sa lahat po ng Pilipino. Pag iyan po ay salat sa tulong ng gobyerno, tayo po ay di malayong magutom po tayo. Kaya iyan po ang tututukan ng inyong pong lingkod, tututukan ni Castle Verbonto, at sa tulong na rin po ng aking pong kapartner dito si Ms. Cathy Cruz, ay ipapaabot po natin sa kanila na darating na po yung inaasam niyong tulong. Kaya huwag po kayong mag-alala at nakaprograma na po na malapit na pong ilunsad kung ano man po yung nasa plano namin pong tulong na ibabahagi sa inyo. Abangan nyo po siguro baka itong darating pong buwan mag-umpisa na po tayo. Sir Carlo, siguro para sa kapakanan ng ating mga tagapanood ngayon, pwede po bang pakipaliwanag ninyo kailan po ba naitatag itong Crime and Corruption Watch na organisasyon po na kung saan kayo po ang namumuno? At ano po ba ang kaibahan ng Citizen Crime Watch sa Crime and Corruption Watch? Go ahead, Sir Carlo. Mahabang kwento yung pagkakalunsad ng pagkakatatag ng Crimes and Corruption Watch International. Unang-una, explain ko muna, dati akong galing sa Citizens Crime Watch. Matagal na ako sa organisasyong Citizens Crime Watch at ang nasabi ko nga kanina, ang founder niya na yung apo ni General Malbar na si Attorney Jose Malbar Villegas. Yan ang founder. At itinatag yung Citizens Crime Watch noong 1994. Ako ay napasanib sa Citizens Crime Watch noong 1997. Hanggang
2017 yata o 2018, ako ay kasanib pa ng Citizens Crime Watch. Ako nga ang naging Secretary General ng Citizens Crime Watch. Marami kaming pinagpartneran ni founder Attorney Villegas sa pagsugpo o pagtulong na mabawasan ng krimen at korupsyon dito po sa ating bansa. Isa na nga po dyan ay kami ay nagtulong na kaming dalawa ang kumirma ng demanda laban po dun sa PIDAP na sikat nung araw, yung kinapolis at saka yung mga senador saka mga congressman. So, dalawa kami ni Atty. Villegas na signatory sa demanda sa ombudsman. Ano? Kaya lang itong mga nung mga taong 2017-2018, nung akin pong dinimanda ng katiwalian ng korupsyon si Governor Elroy Villafuerte ng akin pong lalawigan, Camarinesor, siguro mayroon pong mga kasama na ko na hindi nagustuhan. At yung si Villafuerte ay ilang ulit na basis na pong napasuspindi nitong inyo pong lingkod sa dahil po sa katiwalian. At nag-away-away kami sa loob ng organisasyon ng Citizens Crime Watch. Kaya ako ay humiwalay at nagtatag ng sarili kong Citizens Crime Watch. So, yung aking pong Citizens Crime Watch ay buhay pa hanggang ngayon. Kaya lang nung nakaraang buwan ay aking pong itinurn over na yung posisyong presidente sa chairman ng CCW Batangas sa pamumuno ni Jerry America. So siya na po ngayon ang presidente ng Citizens Crime Watch Batalya Wing. At sa kabilang kabila naman ang presidente doon, ang chairman si Attorney Villegas na umayaw na rin sa samahang Citizens Crime Watch. At balita ko baka umanib na rin sa akin, sa aking wing si Attorney Villegas at open arms. Atin pong tatanggapin si founder, chairman, Attorney Villegas. Siguro po, para mabuong muli yung talagang original na Citizens Crime Watch, ay baka po maging chairman ulit si Attorney Villegas at presidente si Jerry America. Ako ay titiwalag na sa Citizens Crime Watch ng tuluyan pagbalik po ni Chairman Villegas na chairman. At akin pong palalaguin na lang, akin pong pagtitibayin na lang yung akin pong tinatag na bagong NGO, yung Crimes and Corruption Watch International, na sa kagandahan naman po mga nangyari ngayon ay talagang napakarami na rin pong nasampahan ng kaso ng pangungulimbat ng kasong corruption yung akin pong NGO. Marami po akong kasama rito sa Crimes and Corruption Watch ng mga abogado na talaga namang may pagmamahal po sa bayan. At itong paglulunsad po ng programang ito sa na pinagsamahan natin na Kati ay atin pong isisigaw sa bayan na ito pong anong ito. Ito pong bagong-bago at talaga naman po mga makapilipino mga pagmamahal po sa kanyang mga kasamahan po sa komunidad ay pag-iibayuhin po ang talagang pagbabantay ng pundo ng bayan sa pamamagitan po ng pagdidemanda, sa pamamagitan po ng pagbubulgar ng mga magnanakaw na nagkunwaring mga public servant. Sa mga ginagawa ninyo, Sir Carlo, hindi po ba kayo, of course, siguradong-sigurado ako na nanganganib din po ang buhay ninyo. Hindi po ba kayo natatakot considering na may pamilya po kayo at malalaki itong mga ika nga ay binabangga ninyo. Sila ay opisyal ng ating pamahalaan, mga senador, mga kongresista o kahit sa lokal na pamahalaan. Ano po ang kasalukuyang sitwasyon po ninyo sa mga ganitong bagay? Kasi I'm sure hindi po biro ito pong ginagawa ninyo, Sir Carlo. Alam po ninyo, nung ako po ay pumasok sa politika, nung ako po ay nahalal na board member
lalawigan ng Camarinesor. Eh, nakasumpa po tayo na tayo po ay magtatrabaho, maglilingkod po ng tapat sa bayan. Ano? Isa na po rito yung aking pong napagtuunan ng pansin, yung talagang pagbabantay po ng pera ng bayan. At nag-umpisa po yung aking talagang galit sa mga magnanakaw po ng pera ng gobyerno doon po sa aking lalawigan ng Camarinesor. Diyan po nag-umpisa yung aking pong talagang pagkasuklam sa mga magnanakaw po ng pera na pinaghirapan po ng mga taong bayan. So kaya nga po dumami ang demanda sa ombudsman ni dating gobernador na ngayon ay congressman ng second district ng Camarinesor na si Elry Villafuerte. Yan po ang aking pong nasampa ng napakaraming kaso ng pangungulimbat ng pundo ng bayan. Dalawa na pong kaso po ng pagnanakaw ng pera ng gobyerno ang nakasampa. Ngayon po ay nililitis sa Sandigan Bayan laban po dyan kay Congressman Villafuerte. At noon nga pong November at noong December ay akin na rin pong nasampahan ng dalawang kaso. Yung anak po niyang incumbent governor ng Camarinesor na si Mix Villafuerte. Yan po, mas masahol pa po sa kanyang ama sa pangungulimbat ng pundo ng bayan. Kasi kung hindi pa po nakakaalam, hindi po nakapag-follow, hindi ko po kaibigan sa Facebook, ay nandun po yung record kung ano po ang kinulimbat ng batang gobernador ng Camarinesor. Yan po ay, kung hindi po ako nagkakamali, ay parang nasa 77 road projects o infrastructure projects sa Camarinesor na ang findings po ng Commission on Audit ay ghost project. Hindi po tinarabaho, pero kinuha po nila yung pondo. Binayaran po ng probinsya ng Camarinesor yung proyekto na hindi naman po tinarabaho. Iyan po ay 77 projects at nagkakahalaga ng humigit kumulang 1.3 billion na sana kung hindi po nila nilaka o kung hindi po nila binulong sa iyong pondo, dapat po ay napakinabangan ng mga may hirap na mamamayan ng Camarinesor. Dapat po sana ay nakagaan sa pagbuhay, lalo lalo po itong dumaan po itong pandemic. Kawawang mga taga Camarinesor, dapat sana ay natulungan tayo ng ating pong mga nakaupo dyan po sa Kapitolyo. So balit talagang minamalas po tayo mga taga Camarinesor sapagkat yung dapat na napunta po sa atin, sa inyo, sa mga kababayan natin, lalo na po yung mga nasa liblib na lugar na lalawigan ng Camarinesor, napaka sayang ng panahon kung bakit po tayo ay nahulugan ng itaas ng ganito pong mga leader. At ito nga po ngayon, ang aking, ito po, pag tigil po natin ng ating pong programa, ako po ay didiretso sa akin pong abogado. At gagawin na po namin ngayon yung final na affidavit, complaint affidavit, laban naman po doon sa isang anak ni dating gobernador at na ngayon ay congressman ng second district ng Camarinesor. Yung pong kanyang anak na ang pangalan ay si Luigi Villafuerte ay nagpaplano na tumakbong gobernador ng Camarinesor. Kaya yan po ay ginawang provincial administrator ng kanyang kapatid na gobernador ngayon. Subalit, yan po ay hindi kwalipikado. Kasi na ayon po sa batas, ang dapat na umupong provincial administrator ay dapat may kwalipikasyon. Una, dapat ay civil service eligible. Pangalawa, dapat 5 taon ang iyong eksperyensya para ikaw po ay hirangin o i-appoint na provincial administrator. 5 taon ng matibay na panunungkulan bilang isang managerial position sa isang prestigyosong kumpanya. At yan po ay wala po yan. Wala pong ganyang kwalifikasyon si Luigi Villafuerte dahil ang edad po niyan ay 23 anyos. So balit, yan po ay pinagsisigawan ng kanya pong kapatid na gobernador, ipinagsisigawan ng kanyang amang Congressman Elry Villafuerte sa lalawigan ng Camarinesor na provincial administrator. Yan na po ang umiikot
sa buong probinsya ng Camarines or sa pamimigay po ng tinatawag nilang mga kakarampot na tulong na ipinamamahagi rin sa mga taga-Camarines or. So balit ang kaakibat pong programang dapat ay sundin po nila kung ano po yung naayon sa batas. Isa po malaking panluloko sa probinsya po ng Camarines or na ang isang hindi namang kwalipikado ay ipinagsisigawan na provincial administrator. Ako po ay sumulat na sa vice governor ng lalawigan ng Camarines or at siya po yung tinatawag na presiding officer ng Sangguniang Panlalawigan. Sumulat na po ako ng na nagtatanong kung bakit hindi po ninyo kine-question yung illegal na pagdadala ng titulo ng provincial administrator ni Luigi Villafuerte. So balik mayroon po tayong nakuha ng sagot na hindi naman po talaga akma doon sa ating pong purpose ng pagtatanong. Kaya po siguro pag baka po bukas ay ma-ipel na po namin ang aking abogado yung kulang demanda laban po dyan sa mag-aamang Villafuerte ng Camarines or. Para po ito sa interest ng mga nakararaming mga taga Camarines or. Meron po akong ilang mga larawan po na ipapakita at pwede po bang pakipaliwanag nyo rin kung ano po itong hawak-hawak po ninyo at ginagawa po ninyong ito. Yan. Yung anong yan, yung complaint affidavit, yan yung sinampa kong demanda. Yan siguro yung kasong pinayag ko labang kay Governor Er Villafuerte nung araw na yan po ay 20 million worth of gasoline na hindi po dumaan sa bidding. Yan ay, yan pong kasong yan ay siya po ay nasuspindi na dyan ng 90 days. At nililitis na po yan sa Sandigan Bayan. At hari nawa na dyan na po siya makulong sa demandang yan. Kasi garoon po ninyo, 20 million worth na gasolina, ang katumbas po niya na half million liters ng gasolina. At yung kanya pong pinagbilhan ng walang bidding ay napakaliit pong gasoline station. Na ang kasya lang sa tangke ng Petron gas station na kung saan po binili daw ng Kapitolyo ay meron lang pong kapasidad na mag-imbak ng 60,000 liters kasama na yung mga truck na nasa ibabaw ng kanilang istasyon. So balit ang binili ko ng probinsya ay half million liters. At yan po ay para na rin po yung ghost project ang findings ng Commission on Audit. Yan po, panigurado po ako na dyan po makukulong si Congressman El Revilla Puerte. Yan naman pong larawang yan. Ay yan po yung isinampa kong kaso nung November yata o December. Laban po kay yung nakaupo po ngayon, incumbent governor na si Miguel Villafuerte. Yan po yung ghost project na 77 na kontrata na ang findings po ng COA ay hindi po nila ginawa. Binulsa lang po nila yung budget po niya. Yeah, yan po yung pinail ko sa ombudsman nung December yata po yan. Laban na po yan kay Governor Mix Villafuerte at yung grupo ng Bids and Awards Committee ng Kapitolyo sa pangunguna po ni Attorney Cleope. Yan po ay ipakukulong po ng Crimes and Corruption Watch lahat yung mga defendant dyan po sa mga kasong yan. At magsasampa din po ng disbarment case ang Crimes and Corruption Watch laban po dun sa Bids and Awards Committee Chairman ng lalawigan ng Camarines or na si Attorney Cleope. Sa kadalhanan po nga bilang chairman
ay siya po ang nag-orkestra, siya po ang nag-architect ng nakawan ng pagbubulsa ng pera diyan sa probinsya ng Camarines. So, hindi po yan kayang maibulsa, hindi po kayang manakaw ang pondo ng Kapitulyo kung hindi po yan na pinlano ni Attorney Quilope bilang chairman ng Vigil Awards Committee ng lalawigan ng Camarines. So, ipakukulong po yan ni Carlo Battaglia, ipakukulong po yan ng Crimes and Corruption Watch International, yan pong chairman, yan back chairman ng Camarines. Kayo ay nakikinig sa Palatuntunan Crimes and Corruption Watch. Po dyan, walong kontrakto lang ang maswerte na napiling tapunan ng pera ng Vigil Awards Committee. Kaya dyan po ay siguradong makukulong po sila dyan kasi talagang unang-una sinalbahi po nila ang Camarines Or. Ang pangalawa po dyan na dapat kung totoong na-award po ang proyekto sa mga hindi po mga kumikirong mga contractor, yan ay una lalagyan po nila ng karatula yung lugar po ng proyekto. Yan po ay requirement sa mga nananalo mga contractor na yung karatula po ay nakalagay doon yung pangalan ng project, gaano kahaba, magkano ang halaga, ilang araw o ilang buwan na gagawin. So nakalagay po doon yung lahat po ng dapat malaman sa proyekto. Ang ginagawa po niya ng mga manluloko, yung mga mandarambong ng mga kontratista niyan, ay gagawa lang po yan ng parang tarpaulin. Nakatapos ilalagay po doon sa tapat ng simentado, ng dati ng simentadong kalsada. Retratuhan po nila, ibibigay po yan doon sa Kapitolyo at babayaran na po yan ng tresorero. Yan po ang kalimitang ginagawa sa lalawigan po ng Camarines Or. Mantakin po ninyo sa report po ng COA. Ang iba po dyan ay dati ng kalsada na sinabing yun ay yung ginawang proyekto. Ang iba naman po dyan ay 5% pa lang yung nagagawa. Kinilim na po nilang 100%. Sabay bayad na po ng lamsam yung tresorero ng Camarines Or. So, kaya nga po nakakasuklam ang pinagagawa po niyan. Kaya kahit po mahirap, kahit po pagod, kahit po talagang sobrang abala, yan pong pag-file ng demanda laban po sa mga tiwali, ay talaga po hindi po masikmura ng aming pong samahan na tumingin na lang at pabayaan na lang po na talagang ito po mga taong ito ay tuluyang warakin, tuluyang pong gahasain ang pondo ng Camarines Or. Kaya po nakakatayo po ng balahibo pag naiisip po na ang ginagawa po ng mga taong yan sa ating pong bayan, sa ating pong mga maralitang kababayan ay talagang agawan po ng proyekto. Agawan po ng dapat ay ikakaprogress po nila ng kahit nakakarampot. Kaya sana po ay tayo po ay mapakinggan ng majority ng mga taga-Camarines Or na talagang bantayan po natin yung sinasabi nilang proyekto. Kasi ang laki po ng pondo na dumating po sa Camarines Or, sobrang laki, na karamihan po ay okay, mayroon naman pong naitatayo nga. May mga proyekto po ako nababasa ng mga multi-purpose building, ng mga pamimigay po ng mga food packs, mga food assistance. Kaya lang po, kahit po yung pagkain ay kanila din pong pinagsamantalahan po yun. Kanila din pong minakaw yung pondo ng dapat pagkain na napaabot sana sa mga... Nawala si Sir Carlo. Sir, nawala ka. Okay.
May ipagpatuloy ko lang ano yung isang demanda diyan na yung isang yung isang demanda diyan Kati yung sa na pinakita mo kanina ang isa diyan ay demanda siguro mga 300 million ba o pondo na ang sabi ng Kapitolyo ay ibinili ng mga sardinas, ng mga noodles at saka mga corn beef. Pero nung inimbestigahan ng COA ay opo, nung inimbestigahan po ng COA, ano po nangyari? Nakakalungkot kasi hinahanap yung supplier hindi makita. Hinahanap yung bodega ng supplier hindi makita. Kaya talaga? Oo. Hindi ko lang matandaan kung 300 million ba ang kung magkano yan pero yung isang demanda diyan ano? Yan yung kanilang ano kinulimbat na mga pagkain na dapat ay napakinabangan ng mga gutom ng mga taga Camarines. So ang katuwang nyo po pala sa paglikom po ng mga ebidensya ay mismong ang Commission on Audit na po. Tama po ba ako, Sir Carlo? Actually ano ang nag-imbestiga niyan ay Commission on Audit na. Annual report na yan ng Commission on Audit. Kaya yung pong anong yan, yung pong mga findings na yan ay talagang napatunayan na po yan na talagang yan po ay totoong nangyari na po sa Camarines. Totoo na po yan na ang pera, ang pondo ay nasa laula na, naibulsa na po nila. Mm-mm. So may texter lang po kasi tayo dito at sinasabi po niya na hindi raw po ba may personal lang daw po kayong galit kaya daw po kinakasuhan nyo at hindi tinitigilan sa pagsampa ng kaso, ito pong pamilya Villafuerte. Sir Carlo? Narinig nyo po ako, sir? Nawala po yung audio po ninyo. Kayo ay nakikinig sa Palatuntunan Crimes and Corruption Watch. Tayo ay muling nagbabalik sa Palatuntunan Crimes and Corruption Watch sa International. At ito po uli ang inyong lingkod, Carlo Batalla. Kati, ano na nga uli yung message nung, ano, nung texter kanina? Naputol tayo kanina eh. Oo nga po. Sabi po kasi ng texter natin kanina, meron daw po ba kayong personal na galit sa mga Villafuerte kaya daw po hindi nyo sila tinatantanan sa pagsampa ng kaso ng korupsyon? Ay, wala pong personal na galit si dating Bukal Carlo Batalla sa kay Gobernador Villafuerte. Trabaho lang po 'yon sa ating pong texter no. Ako po ay nahalal na provincial board member ng Camarines or isa po sa talagang trabaho ko sinumpaan ko pong tungkulin na magbantay po sa pondo kaban po ng probinsya ng Camarines or at iyan po ay parte lang po 'yan ng trabaho bilang pong nahalal na board member ng Camarines or at talaga naman pong sa akin pong panlulungkulan bilang miyembro ng board member ng Camarines or ay atin pong natuklasan na talaga pong matindi po ang nakawan sa kaban po ng panlalapi ng probinsya ng Camarines. So, yan po ay ano, ay sinumpaan pong tungkulin ni Carlo Batalla. Huwag po kayong ano, huwag niyo pong isipin na may galit po ano po. Hindi po 'yon, wala din pong mangyayari kung may galit po o walang galit. Ang importante po atin pong talagang pinagpapatuloy po 'yung paglilingkod po sa bayan. Mm-hmm. Okay, sir. Bali, sa huling bahagi po ng inyo pong palatuntunan,
Sir Carlo, ano po ang mensahe ninyo sa lahat ng ating mga opisyal at mga mambabatas, yung mga senador po natin at kongresista na siya pong nagsisilbing public servants po ng ating bansa, ng ating bayan? Ang pakiusap na pwede kong iparting sa kanila ay tulungan po natin ang ating bayan na umasinso, na mabawasan po yung gutom na inaabot po ng ating mga maralitang Pilipino. At alam naman po natin na talagang pag mahirap ka po dito sa Pilipinas, ay talagang para ka pong daga sa kahirapan. So marami pong pamilya sa Pilipinas, sa mga malalayo pong lalawigan ng ating pong bansa, ang isang beses na lang po kung kumain sa isang araw. Talaga naman pong isang kahig, isang tuka. At panawagan po, hindi lang naman po ng aming grupo, ng lahat po ng nagmamalasakit po sa kapakanan ng ating pong mga may hirap na kababayan, ay talagang bawasan na po natin ang korupsyon. Yan lang po ang sigaw ng ating Pangulong Duterte, na bawasan na po natin ang korupsyon. At pag kayo din po naman ay minamalas at inabot po kayo ng demanda, ay may iyak din po kayo, kasi unang-una, ang aming pong grupo ay isa po sa mga may mga naipakulong na pong mga tiwaling mga taga-gobyerno. So siguro ngayon po ay hindi pa kayo inaabot ng hagupit po ng kadimalasan. So wag niyo na pong antayin na kayo po ay matulad doon po sa mga talagang mga magnanakaw po ng salapin ng bayan. At hindi naman po kayo tuloy-tuloy po ang aming pong serbisyo sa pagbubantay po ng pananalapi po ng taong bayan. Hindi po namin kayo titigilan. Sir Carlo, malapit na po ang eleksyon. Nagpaplano po ba kayong tumakbo sa kahit na anong posisyon sa politika? Ay, ngayon po, ipaalam po sa mga nakikinig, sa mga nanonood po sa atin ngayon. Pinaabot ko po sa kanila na graduate na po ako sa politika. Wala na akong planong tumakbo o sumali pa po sa mga eleksyon. Tutulong na lang po si Carlo Batalya sa karapat-dapat na manungkulan po sa ating bayan. At sabi ko nga po, tayo ay magsiservisyo na lang sa kapakanan ng mga maralitang mga magsasaka. At i-empower na lang po natin yung ating mga maralitang Pilipino. Tulungan na lang natin na kahit pa paano ay umasinso ang kanilang pamumuhay. Po, may mga napupusan po tayo na atin pong tutulungan ngayong darating na eleksyon. At maswerte naman po tayo at tayo po ay napalinya, napasali sa napakalaki pong organisasyon ng National Confederation of Irrigators Association in the Philippines, at gagamitin po natin sa tama, gagamitin po natin sa matalinong pagpili ang ating pong mga kababayang nasa grupo po sa hanay ng pinamumunuan ni Castle Verbonto. Meron pa po, Sir Carlo, na huling text po rito, may pahabol. May sinasabi po sila, mga kawani lang po ba o opisyal ng pamahalaan ang inyo pong kinakasuhan at binabantayan? Paano po yung mga oligarko na nagsasamantala din po sa taong bayan? Yun po ay isang form din daw po ng korupsyon. Kasama po ba sila sa binabantayan ninyo? Marami na rin kaming nasampang kaso na hindi lang naman na mga kawani ng gobyerno. Isa dyan yung aming noong mga nakaraang taon, yung usapin sa kuryente. Isa rin kami sa naghahabla noong namroblema tayo sa mataas na at saka sa maling billing, paniningil ng Meralco. At marami nga yung mga tinugis ng mga kriminal na mga hindi naman talaga halal ng bayan. Hindi natapos o hindi po, wala po tayong kinikilingan basta
basta po aabutin po ng bagsik ng batas ay atin pong itinutulak yun, atin pong binibigyan po ng pansin yan. Marami po, di ko nalang matandaan kung yung sa plate number noong araw, isa rin po tayo sa nagsampa ng demanda doon. Okay sir, bilang panghuling mensahe na lang po sa ating mga kababayan para po sa inyong palatuntunan ng Crime and Corruption Watch. Go ahead, Sir Carlo. Opo, subaybayan po nyo lagi ang ito pong aming programa, Crimes and Corruption Watch International. At dito po natin ano, dito po natin babalatan. Dito po natin ipakikita at ibubuyang niyang yung mga manluloko, mga magnanakaw po ng pundo ng gobyerno. Hindi po ito matatakotin po, itong programa ito ay matapang sa pagdadala po ng katotohanan. At makaasa po kayo na nakahanda po kaming isulong ang karapatan po ng mga maralitang Pilipino. At tutulungan po namin kayo kung hanggang kaya po natin, tawag lang po kayo sa mga numerong nakikita nyo sa aming pong screen. At meron din naman po tayong Facebook page, Messenger. Alamin nyo na lang po kung saan po ninyo kami makukontakt. At makaasa po kayo na kami po ay tutulong sa inyo. Okay, sir. At pwede na po tayong magpaalam. Go ahead. Magandang hapon sa inyo lahat, ha, Cathy. Thank you very much. Yes, salamat. Sir. Pagsaludo po sa isang lingkod bayan po na katulad po ninyo, na bagamat wala na po kayo sa pamahalaan, patuloy pa rin po ang inyong pagbantay sa pondo po ng ating bansa. Salamat, Sir Carlo. Thank you, Cathy. Hanggang sa susunod na episode natin. Abangan po ninyo. Salamat. Inyong napakinggan ang Crimes and Corruption Watch. Crimes and Corruption Watch. Hanggang sa muling pagtatanghal dito sa Pinoy Stream Versatile Radio.